Diretsuhang tanong. Wala ba kayong pinoprotektahan ng mga politiko o government officials? Wala po akong pinoprotektahan, sir. Nagtatrabaho lang po kami bilang pulis. At itong kampanya po ng presidente natin, naniniwala po kami dito. At yung napatay po ng mga tauhan ko, hindi po anghel yun. Pumapatay ng tao, drug lord, ang dami pong sinisirang buhay. Kaya po, yung operasyon po namin sa illegal droga tuloy-tuloy po. Pero yung tao na yun, nakakulong na eh, tapos pwede pa natin magamit para mahuli yung mga kasabwat noon. Yung mga yun yung magiging yung tulay natin para magamit, para mahuli pa yung mga drug lords na kakilala noon. Ang nangyayari nga po sa impormasyon namin, ginagawa po ng mga drug lord, nagpapalabas po ng mga pangalan ng mga pulis para mag-away-away, para din po magkaroon ng conflict within the organization, para po bumagal ang kampanya ng droga. May tinatawag naman sila. At mananitili sila, kumbaga, they're trying to survive for the next 6 years hanggang matapos po ang termino ng presidente natin. Yung pong ginagawa ng sindikato, sir. Paano mo nasabi yan na ang ginagawa ng mga drug lord? May what's your evidence? Gaya po nung intelligence report po namin na itong mga affidavit na ini-execute, sinali na yung pati hindi involved sinasali. Diretso ang tanong ulit. Doon sa Region 8, kayo-kayo, ever since, wala ba kang involvement sa illegal na droga? Ako po, mula po nung nagserbisyo, pumasok po ako ng 1996 sa serbisyo bilang pulis po. Wala po akong illegal na activities kahit saan po kayo tumingin sa serbisyo ko. Nilangko po yung buhay ko sa pagsiservisyo sa bayan.